Hello guys, Dennis Rupin po. May share na naman po ako sa inyo isang napakalupit na gupit. Perfect for men's cut po yung gagawin natin ngayon. Ang i-share ko sa inyo ay burst feed haircut. Napakaganda ng gupit na ito mga boss. Ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo mag step by step procedure sa gupit na ito. Sana mapanood nyo ng buo yung video na ito dahil napakaganda ng gupit na gagawin natin, step by step procedure, napakaangas ng gupit na gagawin natin mga boss. At sana magustuhan nyo yung haircut na ginawa ko. Kung nagustuhan nyo po yung gupit na ginawa ko, palike, share, subscribe my channel, at saka pahit na rin yung bell notification natin dyan para updated po tayo sa mga susunod kong video mga boss. Mga boss, samahan nyo po akong magupit. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag step by step procedure mga boss. Tara na po. Yung sides ng model or customer natin para i-prepared natin sa susunod na procedure na gagawin natin mga boss. At gagawa na naman po tayo ng panibagong guidelines natin. Medyo pabilog po yung forma ng lines na gagawin natin dahil burst feed po yung gagawin natin. At gagamitan natin ng detailer para i-shave yung buong side na ginawa natin ng guidelines para i-prepared natin sa shaver na gagawin natin. Habang nililinis natin ng detailer, bine-blend na rin natin yung buong side para di na mahirapan yung shaver natin pag shave natin dyan mamaya. At gamit ang shaver natin, i-shave na po natin yung buong part na yan, yung ginawa natin ng guidelines na yan, para swabing-swabing yung magagawa nating fade. Gamit naman ang number 1 guard, open lever, iaangat na naman natin ng mga 1 inch yung panibagong guidelines na gagawin natin. Medyo pabilog pa rin yung guidelines na gagawin natin dahil burst feed po yung gupit na gagawin natin mga boss. Habang inaangat natin, dina-direct blend na rin natin. At gamit naman yung no guard, open lever, iaangat na naman po natin at saka dina-direct blend na po natin yung guidelines na ginagawa natin. Binubura na natin yung lines na ginawa natin sa detailer kanina. Dinadaan-daan na natin burahin yan. Habang binubura natin, dina-direct blend na rin po natin para swabi-swabi magagawa nating burst feed mga boss. At gamit yung number 1 guard plus lever, binubura na po natin yung guidelines na ginawa natin. Inaangat na natin ng dahan-dahan hanggang sa makita natin na nagla-light going dark na yung blending natin. At gamit naman yung 0.5 guard close lever, binubura din natin yung mga di kayang burahin ng number 1 guard. 0.5 guard naman yung gagawa ng paraan yan. Sinusundot natin ng dahan-dahan. Talagang mabusis yung ginagawa natin ng paraan para makita natin na light going dark at saka ma-emphasize yung burst feed na ginagawa natin mga boss. Yan yung nagagawa ng step by step procedure mga boss. At gamit naman ng 1.5 guard open lever, itataas na naman po natin ng dahan-dahan yung guidelines na ginagawa natin. Habang tinataas natin, direct blend na rin yung ginagawa natin mga boss. Biniblend na rin natin ng dahan-dahan to light going dark para ma-emphasize yung burst speed na ginagawa natin. At gamit naman yung number 1 guard close lever, yung mga nakikita pa po natin ng mga dark spot lines, dinadaan-daan pa po natin na burahin. Sinusundot natin ng dahan-dahan. Medyo mabusisi, pulido po yung ginagawa natin para solido yung burst feed na magagawa natin mga boss. At gamit naman ang clipper and comb, ayusin naman po natin yung structure ng
corner ng customer natin, kailangan straight na straight talaga yung pagkadali natin sa burst speed na magagawa natin. Kaya mabusising inaayos natin yung mga excess part at saka yung structure, kailangan straight na straight talaga yung angle niya para swabbing-swabbing magagawa nating burst speed, mga boss. At gamit naman yung no guard open lever, sinusundot pa po natin yung mga nakikita natin dark spot, malalalim na part. Naglalaro na po tayo sa halfway open and close, at biniblend po natin ang dahan-dahan hanggang sa makita natin na naglight going dark na. Nakita na natin na napakaganda na ng burst speed ng gupit natin. Yan po yung nagagawa ng step by step procedure, mga boss. At gamit naman yung detailer natin, yung mga nakikita pa natin na di kayang sundutin ng clipper natin, detailer na po yung gagawa ng paraan para linisin yung mga di kayang linisin ng clipper natin, mga boss. Sinusundot na natin ang dahan-dahan. Yan po yung nagagawa ng detailer natin, mga boss, para swabbing-swabby yung fade. Sulit na sulit talaga, sulit yung pagkagupit natin, mga boss. Mga boss, hanggang dito na lang po yung procedure ng haircut tutorial natin, kasi parehas lang po yung step by step na ginawa natin sa kabila. Kung ano po yung procedure natin sa kabila, ganun po dito, mga boss. Kaya sana mag-enjoy kayo sa gupit na ginawa ko. At Miguel, shout out po pala sa lahat na nanood ng video na to. Maraming salamat sa inyo dahil pinunload nyo yung video ko. At Miguel, shout out din sa lahat na sumusuport sa akin. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin, mga lads. Di ko na kayo isa-isahin dahil alam ko kung alam nyo naman kung sino kayo. Maraming salamat sa support nyo sa akin, mga lads. At sa The Men's Room Barber Lounge and Spa, dyan po ako nagtatrabaho sa Mega Mall branch. Miglab shout out po sa lahat ng staff ng The Men's Room, mga kasama kong barbero, lahat ng staff. Miglab shout out sa inyo, mga tol. At sa napakabait naming boss ng The Men's Room Barber Lounge and Spa, mga boss, miglab shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa support natin, mga boss. At sa napakabait na customer na pumayad na i-model natin yung haircut niya dahil napakalupit. Lads, maraming salamat sa iyo. Naging part ka ng journey ko sa pag-YouTube. Thank you, lads. Maraming salamat.
At gamit ang razor natin mga boss, lilinisin na po natin yung structure ng corner ng model natin para makita na yung full structure ng gupit ng burst feed natin. Yan po yung nagagawa ng razor blade natin mga boss. Yung mga mark na ginawa natin, kung hanggang saan tayo mag-aahit, yan na po, inaahit na po natin mga boss para makita nyo na kung gaano kaganda yung burst feed na nagawa natin mga boss. Paplangkitahan na po natin mga boss yung corner ng sides ng customer natin gamit yung kunting at saka daliri lang natin. Pilipino lang pong gumagawa nitong estilo ng paggugupit mga boss. Ito po yung tinatawag na plangkita.